Good morning. So, andito tayo ngayon sa ating grower building number 1 dahil nagpapak tayo ng ating mga 1-month-old na mga sisiyo dahil merong gustong bumili. So, ito yung itsura ng mga 1-month-old natin na sisiyo. Ayan. Kiraan, sunod-sunod ko din. So, 25 each. Tapos may karton lang na nilagay namin sa ilalim para hindi lumusot yung mga paa. So, ito ay kumpleto na ng vaccine ng 1 month na nakaschedule sa kanila. Meron na itong dibik, naka-foul packs na. At naka-ano pa to? Naka-Integra 1000 pa. Dahil di pa nga dumadating yung aming starter na mga feeds. So yung reason bakit kami nagbibenta ng 1-month-old na sisiyo dahil meron tayong customer na ayaw niyang bumili ng RTL kasi medyo mahal. So gusto niya yung sisiyo kasi yung expenses daw ay although same lang pero hindi mabigat sa bulsa. So supposed to be day old pullet yung bibilihin niya kaso hindi pa naka handa yung poultry. Kaya yun. Pinabrood muna natin yung mga sisiyo tapos sa inoffer ko sa kanya may additional charge lang ng ano ng food expenses natin tsaka vaccines. So okay naman siya. Kaya ito yung i-deliver natin sa kanya. So pera na yun eh, 100. So yun nga guys, hinahanda natin yung ating mga sisiyo na ibibenta sa ating customer. So customer natin yan sa RTL tsaka sa feeds. Pero ngayon ay gusto niyang mag-alaga pero medyo kapos nga sa budget. Hindi niya mabulto-bulto yung pagbayad ng RTL kaya sabi niya sisiyo na lang muna yung bibilihin niya. Nung time na nagkaroon kami ng day old kulit ay hindi pa ready yung kulungan ng kanyang mga sisiyo. Kaya ito, 1-month-old na sisiyo ang aming ibibigay. So, okay din sa kanya. Bihira kami guys magbenta ng mga 1-month-old na mga manok. Dahil ilang months na lang ay pwede nito maging layer. Dahil sa ating pakisama sa ating customer, kaya napilitan kami magbenta ng 1-month-old. Ito ay safe na i-transport dahil una-una hindi naman masyado malayo yung location ng poultry ng ating customer. And then, ikalawa ay ano na to, tapos na yung brooding period ng ating mga alaga, no? So, ano na to sila, kumbaga ready na to sila sa external or outside environment. And then, nabigyan naman natin ito sila ng basic 1 month program na vaccination and then medication. So, lahat ng mga dapat ibigay sa isang buwan na mga vaccines and medications ay nailatag na natin. Yung advice lang natin dito sa ating customer ay continue lang nila kung ano yung nasa program. So bibigyan natin sila ng program para maging guide sa pagpapalaki ng mga pullets natin. No? So ititry natin kung may market sa ganitong age ng ating mga sisiyo. Kasi kung meron, so why not supply na lang ng mga ganito. Tsaka ititry din natin, i-compute natin kung may kita ba sa pagbenta natin ng mga sisiyo. Hinihintay lang natin guys yung truck na ma-load ito and then after that ay diretso na sa poultry ng ating customer. Nasa 250 sisiyo pala yung kinuha nila. Natira na lang sa ating dito ngayon is nasa 1,000 plus. More or less 1,750 heads. Tingnan natin kung meron pang bibili kasi every week
nagre-recalibrate tayo ng consumption kasi umiiba yung consumption nila every week. So tingnan natin kung may market, tingnan natin kung feasible ba itong market sa malalayong lugar. No? Kasi hindi din natin matansya yung immunity, yung resistance sa travel. So yun yung mga i-consider natin. So ito guys ay magiging trial batch ng pag-deliver ng 1-month-old na sisiu. So kapag merong market, kapag merong gustong bumili, ay pwede tayong mag-dispose sa different age ng ano ng mga alaga. So kapag maganda yung resulta nito, hindi masyado madami yung mortality pagdating dun sa customer, so magandang management ng customer, ay maybe pwede nating itong i-duplicate or maybe pwede nating paramihin, and then maybe pwede nating i-open yung market sa 1-month-old na mga sisiu. But of course, sabi ko nga, trial and error lang muna ito. So, kailangan careful tayo sa pag-transport, careful tayo sa instruction sa management ng mga sisiu. Dahil crucial pa din yung stage na to kahit papano. Dahil marami pa yung mga naglalabas ng mga ano dito, mga sakit kapag hindi properly manage yung ating flux. Ito guys, oh yan. Yan yung itsura ng 1-month-old. So guys, maraming salamat sa panonood ng video ito. Balitaan ko kayo guys kung ano yung feedback ng ating customer. Kung maganda ba yung pagka-grow niya or nasunod ba niya yung management na ibibigay natin sa kanya. So happy poultry farming. Bye.